Hello, Kayami! Welcome back to my channel. This is Jerlyn and you're watching cooking. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. Ngayon, gagawa tayo ng video kung paano gawin ang gumpaste at gagawa tayo ng flour gamit ito. Cooking. Initin muna natin ang ating pan at iset sa medium heat. Ayan, i-boost na natin ang ating 1/3 cup of water. Ang gamit kong gelatin ay firm na at clear and unflavored. Ilagay lang at haluin. Haluin lang ng haluin hanggang maging liquid na lahat. Pag nakita mong liquid na, pwede nang ibuhos sa baso or lalagyan. Hintayin na maging maligam-gam na siya. Hindi super init at hindi rin malamig dahil titigas ang ating gelatin. Dapat maaligam-gam lang. Ayan, nasa tamang temperatura na at pwede nang ibuhos sa ating powdered sugar. Kapag kulang naman, dagdagan lang ito ng sugar. Sa isang gelatin, makakaubos ka ng 500 gram na powdered sugar. Haluin lang at kapag medyo basa pa, dagdagan ng sugar. At kung maselan ka naman, skip mo na lang ang video na ito. At sa ibang video ka na lang manood. Kinakamay ko ito para mamasahe ko ng mabuti. Pwede ding gumamit ng gloves. Naghugas naman ako ng kamay ng mabuti. Pwede mo itong masahiin sa fondant mat. Kapag ganito na, balutin mo muna at iwan sa tabi ng 1 hour, pero huwag i-ref. Iwan lang sa room temperature. Kapag hindi mo ito nabalikan for 1 hour or after 1 hour, titigas ito at hindi mo mamamasahi. After 1 hour, i-open at masihiin muli. Pwede kang gumamit ng shortening para hindi dumikit sa kamay. Ayan, kumuha ng gusto mong sukat at itabi ang sobra. Siyempre, balot kung hindi mo ibabalot, titigas iyan. Naglagay lang ako ng cornstarch para hindi dumikit sa mat at masahitin.
hinati ko sa tatlo, ang pink, medyo hindi pink at puti. Lalagyan ko lang ng coloring gel at mamasahin. Please huwag niyo akong i-bash dahil sa kamay ko. Dahil kung sensitibo ka, skip mo na lang itong video na ito, okay? Meron akong gamit, pero ito ang ginawa ko para ipakita na kapag wala kang tools, pwede kang makagawa ng flower na gawa sa gumpaste or fondant. Pwede mong gayahin itong baso ang ginawa kong ruling pin. At syempre, pwede din namang bumili ka ng ruling pin or yung ruling pin ang gagamitin mo. Kapag wala ka pang hugis petal na cutter, pwedeng letter O na cutter ang gamitin. At kapag wala ka pang foam, pwede din sa palad mo. Diskarte lang yan. At ilagay sa kutsara para mapanatili ang hugis.
At ito na ang ginawa nating flower na gawa sa gum paste. Ang next video natin ay kung paano gumawa ng heart cake for anniversary. Please subscribe and click the bell button, syempre. See you in my next video. Bye-bye!